Good evening, guys. Anyway, it's me again, your boy, Hayes. At gusto ko lang palang i-share yung kwento ko ngayong araw is about sa pagkaroon ng COVID vaccine. So, as a healthcare professional, isa ako sa mga mapalad na nabigyan ng chance na magkaroon ng vaccine first. At eto, gusto kong ipaalam sa inyo kung ano yung mga nararamdaman ko at kung ano yung mga mararamdaman ko pa, any adverse effect na mangyari or ano yung mga pangit o magandang nangyari sa katawan ko based lang sa nararamdaman ko, ikwento ko sa inyo, guys. Anyway, disclaimer lang pala, hindi ito backed up ng any form of research. Ito lang po ay based on what I'm feeling or what I'm experiencing right now. At pwedeng yung mga mararamdaman ko is iba sa mga mararamdaman ninyo. Kaya disclaimer lang, guys. So, eto. Nabigyan ako ng COVID vaccine kanina, mga around 3:30 p.m. So, after 30 minutes, nararamdaman ko na merong konting tingling sensation, parang numbness, parang nangangalay siya. At ganun nga, guys, parang nangangalay yung katawan ko, lalong-lalo na sa affected side. Parang tulad lang din ng flu vaccine o ng anumang vaccine na binibigay sa atin. Parang nangangalay siya. At habang tumatagal, parang mas lalo siyang nangangalay. At yun nga, guys. At yung isa sa mga na-notice ko kanina bago ako bumalik. So, pagkatapos ng vaccination, after 1 hour, minonitor ngayon mga vitals namin. So, at luckily, stable naman yung sa akin lahat. Wala namang problema. So, after 1 hour, pinauwi na ako. So, ganun nga. Sumakay ako ng bus. Habang sumasakay ako sa bus, ay nararamdaman kong medyo nilalamig ako. Parang yung balahibo mo tumatayo. Which is unusual sa akin kasi sanay ako sa malalamig na lugar at gusto ko talaga yung malamig na lugar. At minsan lang ako nilalamig talaga pag sa tingin ko pag nag-ice na siguro. Pero ng snow, tsaka ako nilalamig. Pero pag mga ganun lang bus ride, yun yung unusual na naramdaman ko kanina, guys. At habang tumatagal, parang mas lalong nangangalay yung katawan ko. From left arm, parang nagra-rigate papunta sa neck, sa likod. At ganun nga, parang hindi siya comfortable sa pakiramdam. Parang hindi mo na nagagalaw ng mabuti yung kamay mo. Kaya, yun yung mga nararamdaman ko, guys. After a few hours pa lang, after the vaccine. So, anyway, hope naging informative ito, guys. At kasi alam ko maraming mga speculations na lumalabas na ganito, maraming nagkakasakit, maraming namamatay sa vaccine na to. So gusto ko lang talaga i-share yung nangyayari sa akin, ay yung fact talaga, kung ano yung nangyari sa isang tao na binigyan ng vaccine. So eto, based on my own experience, guys. Anyway, eto pala yung proof na nagkaroon ako ng vaccine. So, ito yung card ko na binigay. So, ito yung card ko, guys. Pero hindi ko na ipapakita sa inyo kasi private naman to. Proof na nagkaroon ako ng vaccine. At ito, hanggang ngayon, papakita ko sa inyo. Ito pa rin yung band-aid. Kunin ko na nga kanina pa kasi ito. Ito pa yung band-aid. Oh, ayan. May dugo pa. So, ito siya, guys. Ito lang yung konting redness lang, hindi naman masyado. So, ganun nga. Anyway, pagkatapos nito, after 24 hours, maggagawa ko ulit ng video at ipopost ko kung ano yung mga additional na mararamdaman ko, guys, based on my own experience. Anyway, sana makatulong itong video na to para sa mga natatakot magpa-vaccine, para sa mga kinakabahan. So, at least makikita niyo na healthy pa rin ako, buhay pa rin ako kahit na bigyan ako ng vaccine.
okay lang guys, ganun lang din. Swerte talaga ka kapag isa kang frontliner kasi kahit papano, bibigyan ka ng vaccine ka agad. Kayong mauna sa listahan. Kaya, bilang isang frontliner, gusto ko talagang i-share yung mga nararamdaman ko sa inyo guys. Kasi gusto kong mapanatag yung loob ninyo na wala lang, parang okay lang din after vaccination. Hopefully. Oh my God. Joke lang ha. Joke lang yan guys. Anyway, shout out pala kay Udi, Master Win, Roxanne Castro, Makoy TV, sa mga kasolid ko dyan, kina Fermin, kina Kuya Rods, kina Casanova, kina Kevin TV, kina Castro, at kung may mga nakalimutan man ako, pasensya na guys, pero make sure i-shoutout ko talaga kayo sa next na video ko. Anyway, kung may mga may gustong magpa-shoutout dyan, please feel free to comment down below. At kung meron kayong mga tanong about sa mga additional na nararamdaman ko, kung ano yung mga pakiramdam ko towards sa vaccine, kung ano yung kinakatakutan ko, feel free lang kayong magtanong guys. Kasi open naman ako sa inyong lahat eh. Kasi syempre, salamat sa inyong suporta. At patuloy tayong lumalako at lumalaki yung channel natin. Hopefully, umabot tayo ng 10,000 by March. Anyway guys, thank you talaga sa mga nanood at saka sa mga sumusuporta sa channel na to. Salamat talaga sa mga comment at like ninyo. Thank you so much. So, hindi ko napapatagalin to. Let's spread love, not hate. Feel free to smash the like button. And let's rock.